Guys, magandang hapon sa ating lahat. Ang gagawin natin ngayon ay maglilinis tayo ng ating idle air control valve or IAC valve. Ang IAC valve po, yan po ay matatagpuan natin sa ating throttle body na mga fuel injected na sasakyan. So ayan po. Nakalagay po yan sa may ilalim ng ating accelerator. So ano nga ba ang trabaho ng ating IAC valve? So ang IAC valve po, yan po ang nagko-control ng hangin na pumapasok po sa ating makina or nag-maintain para magkaroon po tayo ng smooth na idle. So yan po ang trabaho ng ating IAC valve. So bago tayo magsimula, kailangan natin ng special tools dyan. Kasi iba po yung screw dyan. Hindi po yan na Phillips screw. Limang kanto po yan. So kailangan pa natin bumili sa online para meron tayong pang tanggal dyan. Kasi tumingin tayo sa maraming mga bilian, wala tayong mabili. So nakabili lang po tayo sa online. Sa mga every wagon po dyan, DA64W, ng makina po ay K6A engine. So yan po. Kailangan natin bumili na special tools para pang tanggal po dyan. Guys, ito yung binili natin sa online. Limang kanto po yan, parang star. So ayan, kuha tayo ng isa, papakita ko sa inyo. So guys, ito po yon. So bago tayo magtanggal nyan, bibili muna tayo nitong tools na ito. So limang side po siya. So medyo mahirap po ito hanapin. Simulan na natin. Gagawin natin, tatanggalin lang po natin to na ating air filter or air cleaner natin. Ayan. So, ganyan lang po. Para magkaroon tayo ng access, ganyan. So, ayan, meron na po. Pwede na natin matanggal yan. So, tatali lang po natin ito. So, ayan, nagkaroon na tayo ng access. Hanapin lang po natin yung tamang size para doon sa ating tornilyo. So, yung gusto po umorder ng ganito, sa Shopee or Lazada po, may mabibili po tayo nito. Medyo matagal lang po siya dumating dahil galing pa po ito sa China. So, kunin natin yung tamang size ng ating tornilyo. Check muna natin. So medyo malaki. So ito, titingnan natin kung kakasya. So ayan, ito yung gagamitin natin. Ang number niya po ay S2T20 ang gagamitin po natin na number na pantanggal sa ating tornilyo. Bago natin tatanggalin po yan, tanggal po yung ating susi. Tapos, bubunutin po natin ito na sakit. Din lang po natin itong lock. Yan. Tapos, sabay hugutin po natin. Dahan-dahan. Yan. So, pag natanggal na po natin yan, tatabi lang po natin ito. Tapos, tatanggalin natin yung tornilyo. So, ito po yung ating IAC valve. Yan, pakaliwa lang po ang ikot. So, medyo mahigpit. So, pagka maluwag na po, kamay na lang po yung gagamitin natin. So, bali sa may mga every wagon po, K6A engine, dalawang tornilyo lang po yung ating tornilyo sa ating IAC valve. Kasi karamihan po niyan sa mga ibang makina is tatlo po yung tornilyo. So, sa atin dalawa lang po. So, pagkatapos po natin tanggalin yan, so, bubunutin lang po natin. Yan. So guys, meron po yan na O-ring. Ayan, huwag po natin kakalimutan, baka po mawala ito.
So, yan po ang ating IAC bulb sa ating Everywagon K6A engine. So, may mga oil na po yan sa loob. So, kailangan na po talaga natin linisan yan. Ayan. So, guys, itong gagamitin natin na panlinis, contact cleaner, sa ating IAC bulb. I-spray lang natin yan. Tapos yung dito naman. So ayan po. Pagkatapos natin isprayan ng ating contact cleaner, papatuyuin lang po natin siya bago natin siya ibabalik. Siguro ko mga 15 to 20 minutes tapos pwede na natin siyang ibalik yung ating IAC valve. So kailangan po sa pagbabalik dito ng ating IAC valve, kailangan po ito. Yan po ay nasa ibabaw. Ito na parang dila-dila niya. Yan, yung parang dila niya kailangan po nasa ibabaw yan. Kasi may slot po yan sa loob ng ating IAC valve. Pag yan po ay nakababa ay tutukod po yan. So yan po, meron po yan sa loob. Yan na parang slot para po dyan. So ngayon, pagkatapos natin antayin na matuyo, after 15 to 20 minutes, ibabalik na po natin ito. Ganyan lang po. Pero wag natin kakalimutan yung ating o-ring. Ito. Yan, may o-ring po yan. So, bali po itong o-ring na ito, pinunasan lang po natin. Huwag na natin i-sprayan ng ating mga panlinis dahil baka umexpand po siya. Tapos, ito, ilalagay natin itong o-ring dito. Dito po yan. Ganyan po yan. So, ayan po. Nakalagay po yan dyan sa slot, yung o-ring na yan. Para pag nilapat natin yung ating IAC valve. So, hindi po siya sisingaw. So yan, nakalagay na po yung ating o-ring. Tapos ito, sa ibabaw. Yung para nakausli po dyan, nasa ibabaw po yan. Bago natin ito ibabalik na ating TPS. Ibabalik na natin. Yan, may magnet po yan. So ayan guys, nakapasok na. Siguraduhin lang po natin na tama yung pagkakapasok natin ng ating IAC valve. Lalagyan na po natin siya ng tornilyo. Yan. Tapos yung isang tornilyo naman. Yan. Tapos, higpitan na po natin yung tornilyo. Yan, kailangan po pantay. Kabilaan muna, huwag muna na natin sasagad yung pagkakahigpit. Ayan. So, ayan po. Tapos, babalik na natin yung ating socket. Yung wire connection. Yan. Tapos, babalik muna natin to. Try natin siyang pandarin kung okay po yung ating idle. So, makikita po natin yan doon sa ating RPM kung nag-tumataas or bumababa po. Pag steady po siya, ayos po yung ating pagkakalinis ng ating IAC valve. So, ngayon, start na natin.
So, ayan po yung ating idle. Steady naman po siya. So, ayos po yung ating pagkakalinis ng ating IAC valve. Ayan. Ayan, tapos medyo pino po yung andar ng ating makina. Yan po yung pagka nilinisan natin yung ating IAC valve. Yan po, magiging smooth po yung andar ng ating makina. Yan. Tahimik. So guys, bali itong ating IAC valve, meron po yan na ina-adjust po. Ina-adjust po ito parang katulad po ng ating TPS. Pwede po natin i-adjust yung ating valve po natin. Pag inikot po natin pakaliwa, bali bababa po yung ating minor, at pagka inikot po natin pakanan, yan po ay tataas yung ating minor. So pag masyadong mababa, pagka nag-start tayo, parang hirap po yung ating makina or parang mamamatay, kaya i-adjust natin ng medyo pataas. Yan, medyo pataas po yung i-adjust natin. So bali tuturo ko din po sa inyo kung paano natin yan i-adjust. So ngayon po, papakinggan lang po muna natin kung saan po yung magandang minor. So naka-on po yung ating aircon. Yan. So medyo mataas, ibaba natin ng kaunti, pakaliwa. So yan, parang mamamatay po siya pagka mababa. Kailangan tatas-tasa natin ng kaunti. Kung saan po yung magandang tunog ng ating makina, doon po natin ilalagay. So ngayon, gagawa rin po tayo ng video kung paano natin i-adjust yan ng tama. Ngayon po, pag na-adjust na natin ng tama yung ating IAC valve, so ngayon, higpitan na po natin yung dalawang tornilyo. Tapos na po tayo. So guys, kung nagustuhan nyo po itong ating video, huwag po nating kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.